Sa latest survey na isinagawa po ng Tangere, ito pong Nobyembre-Desyembre, lumabas po na ang mananalo kung sa panahong iyon gaganapin ang halalan sa pagkapresidente ay walang iba kung hindi ito pong si Senator Rapi Tulfo. Pero napakaliit lamang po ng pagitan sa porsyento ng kanilang botong nakuha. Ito na ang jackhammer. 32% po para kay Senator Rapi Tulfo. Sana hindi po maingay sa inyo yung jackhammer, ano? At 31% naman mula po kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan at yung isang political strategist na identified bilang Duterte supporter na si Malu Tikia, meron pong mga suhestyon para po sa kanilang iniidolo na si Rodrigo Duterte. Panoorin po natin at pakinggan mo lang po natin ito, mga tol. Top 2 sa pinakahuling Tangere Presidential Survey ng Acquisition Apps Incorporated para sa 2028 sina Senator Rapi Tulfo at Vice President Sara Duterte kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng panayam sa 2,000 respondents mula November 20 hanggang 24, 2023. Batay sa survey, 32% ng mga Pilipino nais maging pangulo si Senator Tulfo. 31% naman ang mga kababayan, si VP Duterte ang kanilang unang presidential choice. Okay. Now, pag-usapan natin itong resulta ng... Pasensya na, maingay. Kung nalaman ko lang agad na magja-jackhammer sila, di mo na ako nag-live. Ang pag-usapan natin ang epekto nito, kung sakasakaling ngayon ang halalan o kaya sa 2028 yun ito ang magiging resulta. Siyempre, ayaw po natin at nagkakaisa tayo na ang Pangulo ay pro-China. Ayaw po natin yan. Hindi po natin yan nahangad na ang Pangulo ay pro-China. Nangyari na po yan sa loob po ng 6 na taon sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. At basically, itong si Sara Duterte, ito po ay pro-China. Never po natin itong napakinggan ng pagsalita, ng pagsuporta sa gobyerno kapag ang pinag-uusapan ay ang issue sa West Philippine Sea. At ayaw din po natin sa isang Pangulo na meron pong issue ng paggamit ng hindi tama sa confidential funds. Hindi may kakailan na ang mga Duterte talagang nakilala sa confidential funds. Ang pinaka-worst po dito ay ang 125 million pesos confidential funds na nagasta lamang ng Office of the Vice President kung saan pinamumunuan ito ni Sara Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Kaya kung walang choice, syempre, yung makakalaban nito ang pipiliin natin. Pero dito sa resulta ng halalan na ito survey, ay nag-emerge as victor ito pong si Senator Rapi Tulfo. Sa parte naman ni Senator Rapi Tulfo, hindi po siya pro-China. At in fact, inokondena niya nga po ang ginagawa ng China dyan po sa West Philippine Sea. Ang hindi lang maganda, syempre, meron po kasing tinatawag na Tulfo Brand of Justice na ayaw po natin dalhin ni Senator Rapi Tulfo in the event na siya ay magiging pangulo kapag siya po ay pangulo na ng Pilipinas. Kasi meron pong rule of law. Meron pong due process. Kailangan pong gamitin ang mga proseso na yan para po sa ikalulutas ng mga hindi magandang unawaan o sigalot sa bawat isa o sa bawat Pilipino. Yun lamang naman ang nakikita natin mostly dito kay Senator Rapi Tulfo. At saka yung mga pagsasalita niya, ganun talaga. Pagkatao niya po yun, wala namang pinakaiba rin yan doon po sa ibang mga tao na nagsasalita rin ng hindi maganda sa harapan ng publiko. Kung nangyari nga na itong palamura, nagko-curse sa Diyos at itinatakwil ang lahat ng mga like-minded nation po natin na si Rodrigo Duterte ay nagawang iboto ng mga Pilipino, how much more ito pong si Senator Rapi Tulfo na kapag ka nagsasalita ng mga katagang estupido, bobo, tanga, hindi iboboto ng tao. Kaya naniniwala ako na yan, kung talagang wala pong pagpipilian, probably tayo pong mga hindi boboto kay Sara Duterte ay pipiliin na lamang po natin itong si Senator Rapi Tulfo. Pero sigurado papasok po sa eksena ang mga pangalang Senator Aimee Marcos, si Speaker Martin Romualdez at saka si Gibo Chudoro or even yung mga presidential balls sa nakaraang 2022 national and presidential elections. Ngayon, focus lang tayo dito po kay Senator Aimee, kay Gibo, kay Speaker Martin Romualdez. Si Senator Aimee Marcos, makailang beses po nating napakinggan na siya po ay talagang matindi ang pagsuporta para sa mga Duterte. Kaya tingin natin hindi lalaban ito kay Vice President Sara Duterte. Either magkakampi po ito.
isa ang magiging pangulo, isa ang kakandidato sa pagkapangulo sa kanila or vice versa para sa pagka vice presidente. O kaya pag nagkampiyan, medyo malakas po yan kasi may mga loyalista na kahit paano maihimok nitong si Senator Amy Marcos at syempre ang mga DDS sigurado na buboto kay Vice President Sara Duterte. Magiging significant po ang numbers niyan. O ito namang tatlo na natitira, si Gibo Chudoro, si Speaker Martin Romualdez at saka ito pong si Senator Rapi Tulfo. Pagka naglaban-laban ang tatlo na ito sa pagkapangulo, definitely mananalo si Sara Duterte or si Amy Marcos. Yan ang fearless prediction natin diyan mga tol. Maglaban sa pagkapangulo ang tatlo, si Senator si Gibo, si Speaker at saka si Senator Rapi, sigurado panalo si Sara Duterte. Pero pag nagkampi ang alinman sa dalawa tatlo na yan, lalong-lalo na kung si Rapi Tulfo at isa dito kay Speaker o kaya kay Gibo ang magkampi, mananalo ang tandem na yan. Parang unity niya na mangyayari sa hinaharap. Bakit? Alam nyo, ito pong si Senator Rapi Tulfo, whether we like it or not, meron po itong fanbase. Ang fanbase po ni Rapi Tulfo, solid. Sila po nandiyan dahil Rapi Tulfo is Rapi Tulfo. Hindi po sila nandiyan dahil kahit kanino man. Ano? Yung 23 million votes na bumoto kay Senator Rapi Tulfo, ipagpalagay natin na 20 million ang sigurado at solido doon. Tapos hahaluan ngayon nitong si Speaker Martin Romualdez o kaya ni Gibo Chudoro, lalakas at yung potential na nakikita ng tao kay Sara Duterte para maging presidente, liliit po yun. Dito pa nga lang sa survey pa lang na ito, wala pang kakampi. Si Rapi Tulfo, tinatalo niya na ngayon. Ito pong si Sara Duterte. Ngayon, sasabihin natin, survey lang yan, mind conditioning. Alam po natin, kahit sinasabing mind conditioning ang survey, more than 90% ng survey, yan po ang lumalabas sa resulta ng halalan. And no other than Senator former Senator Trillanes na nakita namin kahapon sa Mega Mall kasama ni Llamas, nitong si Colonel Kerubin at iba pa. Nandun sila sa Mega Mall. Dapat yung kinakainan nila, doon din kami kakain. Kaso lang umayaw po yung anak ko, kaya napunta po kami sa Kabalen. Yung mga opposition naman yan na nabanggit ko, mga tol, ito, meron din sariling pamato ito. Ano? Kasi ang pinag-uusapan pa lang natin sa circle pa lamang ng isang party. Katulad po nitong si Senator Risa Ontiveros, katulad po ni Lenny Robredo. Marami pa rin mga supporter ni Lenny Robredo ang gusto siyang patakbuhin sa pagkapangulo. Marami din supporter ngayon ng Liberal Party ang gustong patakbuhin na si Risa Ontiveros. Kapag ka naglaban-laban ng mga yan, wala, mananalo si Sara Duterte. Kaya dapat isipin nito pong Liberal Party at the same time, nito pong grupo na pinag-uusapan natin, si Speaker, si Gibo, si Senator Rapi Tulfo, ang koalisyon. Ang Liberal Party, never, yan ang nakikita ko, never silang makikipag-join force sa mga Duterte. Kasi alam naman natin kung ano ang nagawa ng mga Duterte sa Liberal Party particular kay Senator, dating Senador Leyla de Lima. O kaya, gabagamat ganito yung mga conditions sa ngayon mga tol, at sinasabi natin, this is only a survey, uulitin lamang po natin, ang survey, more than 90% nagre-reflect ito sa resulta ng halalan. Binanggit natin si Senator Trillanes. Siya mismo ang nagsabi. Siya po ay oposisyon. Noong nakaraang halalan, before, during, and after the election, sila ay nagsagawa po ng survey. At ayon po sa kanilang isinagawang survey, to the decimal point, tama yung naging resulta ng halalan. Walang nangyaring mekus-mekus ba yung ano yung sumisikat na word ngayon. Walang nangyaring sinasabing dayaan ayon mismo dito kay Senator Antonio Trillanes. O kaya paghandaan natin ito mga tol. Kung ayaw po talaga ninyo kay Vice President Sara Duterte because she is a pro-China and
basically nagkaroon ng issue sa confidential funds, eh dapat yung mga susuportahan po natin magkaisa. Ipanawagan po natin sa kanila na sila po ay magkaisa, magkaroon ng coalition laban po sa isusulong na party or candidacy nito pong si Vice President Sara Duterte. Kasi hindi ba katotohanan na ang mga Duterte hindi po tatakbo, mga tol? Hindi ako naniniwala na hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte kahit sinasabi niya po iyan. Wala pa po sa history nila na nagsabi na sila po ay hindi tatakbo at hindi nga talaga tumakbo. Lagi pong sinasabi ng mga Duterte, sila po ay hindi tatakbo, pero tatakbo po sila, tumakbo po sila sa halalan. So ngayon, dyan sa issue ng presidential ball, kahit paano, alam na natin ang mangyayari. Either mag-form ng coalition, mananalo. Pag walang coalition against Duterte, mananalo itong si Sara Duterte. Papayagan nyo ba yun? Tingin ko, majority ng manonood natin hindi aayon na maging pangulo itong si Vice President Sara Duterte sa hinaharap. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Mataas ang rating ni VP Duterte sa mga taga Mindanao. Si Senator Tulfo naman, pinili ng mga nasa 18 to 35 at 51 years old above age group. Ayon sa survey, posibleng nakaapekto sa share ng potential voters ni VP Duterte ang kontrobersya sa confidential funds. Ngunit para sa political analyst na si Ronald Yamas, marami pang pwedeng mangyari bago ang 2028. Yan, tama itong sinasabi. Nakita ko din yan kahapon sa Mega Mall, si Yamas. Ano? Medyo bata siya tingnan sa camera kumpara sa personal. Si Trillanes, kung ano yung itsura sa camera, ganun din ang itsura sa personal. First time ko silang nakita. Pero isingit ko lang ito. Sana nakapagpa-photo ako, nakapagpa-picture ako dito kay Kernel Corubin. Hindi dahil siya ay politically kalaban natin o kumampi kay Pangulong Bongbong Marcos, because doon po sa kanyang pagiging Medal of Valor. Nakakatuwa na meron pong buhay na Pilipino na recipient po ng Medal of Valor. Kasi ang Medal of Valor, ang pinakamataas na medalya na makukuha po ng isang sundalo o pulis. Ano? Kaya sayang yung opportunity na yon, nauna yung hiya sa akin, nawala yung lakas ng loob para makapagpa-photograph sa kanya. Kasi na-intimidate ako doon sa circle, mga dilaw ang nandoon, baka ma-misinterpret ako ng makakakita kapag umasosyate ako doon. Ayokong mapagbintangan ako na nakikipag-ugnayan sa mga dilaw. Ano? Kaya alam niyo naman ako, napakasulido ko para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yet, na-miss ko yung opportunity na makapagpa-picture sa isang recipient ng Medal of Valor. Balikan natin yung sinasabi nitong si Yamas. Ito po ay isang indikasyon na dapat mag-improve ka sa iyong political strategy para mapaghandaan mo ang darating na halalan, and hopefully manalo ka sa pagkakataong iyon. Tuloy muna natin ang pakikinig dito. Kung susuriin mo yung mga surveys, mahalaga siya bilang adjustments sa iyong strategy kung ikaw ay may balak kumakbo, especially sa 2028 na medyo malayo pa. Almost 5 years pa, no? Yeah. Medyo malayo pa yung 2028 pa. Kaya marami pang pwedeng mangyari. Yan, marami pang pwedeng mangyari. Balikan natin ang kasaysayan, mga tol. Ako, hindi ako politically mahilig. Hindi ako political person before. Wala akong hilig sa politika talaga. Pero nung pumasok po ang kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang nahilig ako todo-todo sa politika. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, simula noong 1987 Constitution, wala pa pong pangulo na naging pangulo ang nanguna sa survey for the first, second, or third year ng current presidency during the time na sila po ay nagbabalak pa lamang. Yung mga matataas sa survey, lagi po yung natatalo. Except, siyempre, alam naman natin, nag-iisa lang siya, si Joseph Ejercito Estrada. Kasi 1992, nanalong vice presidente si Estrada, at simula noon talagang sa lahat ng mga survey, nanguna po si dating Pangulong Estrada para maging pangulo sa 1998. At ganun nga ang nangyari. Maaari bang mangyari yan kay Sara Duterte? Tingin natin, baka hindi. Kasi bakit? Si Estrada, during his vice presidency,
wala pong naging issue. Wala pong naging issue ng corruption nung naging presidente siya, nagkaroon ng issue. Pero wala pong naiba tong issue kay Erap Estrada from 1992 to 1998. Ito pong si Vice President Sara Duterte as early as last year, napakarami pong mga issue na hindi lang ibinabato sa kanya kasi siya naman po ang gumagawa eh. Ano, hindi po ito gawa-gawa lamang eh. Ito po ay kanyang ipinapakita sa harapan ng publiko kaya nagiging issue laban sa kanya. Mataas initially ang kanyang survey para sa pagka-presidente pero pinatalo na siya ngayon sa survey. Sir Senator Rapi Tulfo, it doesn't mean na porkit mataas siya sa survey ngayon, eh winnable na siya sa 2020. Ganon din naman itong si Vice President Sara Duterte. Si Binay, kung maaalala ninyo, noong 2010 hanggang 2016, napakalakas po niyan. Pero ano ang nangyari? Nasira po siya at hindi po siya ibinoto ng tao. Si Senator Bong Revilla, napakalakas po sa survey niya sa mga unang taon ng Aquino administrations. Pero anong nangyari? Nasira po siya at nakulong pa. Ngunit noong 2019, nanalo naman muli dahil na-acquit po siya sa pagka doon sa itinampang kaso sa kanya at nanalo bilang senador. Kaya kung ang kasaysayan ng pagbabasihan natin, hindi maganda para sa mga kakandidato sa 2028 kung sa ngayon sila yung nangunguna sa halalan, ano, sa mga survey. Si Gloria Macapagal Arroyo, si Aquino, at even si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nangunguna sa survey yan sa mga nakalipas na taon bago sila tumakbo sa pagkapangulo. Kung matatandaan ninyo, from 2016 hanggang 2021, lagi lamang nasa naglalaro 13-15% ang nakukuhang votes nito pong si Pangulong Bongbong Marcos kung siya ay kakandidato sa pagkapangulo. In fact, during that time, si Sara Duterte ang laging laman ng balita para manalo bilang pangulo kung tumakbo siya sa 2022 elections. Pero hindi nga po ganun ang nangyari, hindi siya tumakbo, yet tumakbo naman siya sa pagka-vice-presidente. Si Noynoy Aquino, pang-anim ito sa aking pagkakatanda, nabasa ko sa post ni Sir Benji Contreras sa pagka-senador, pero nung tumakbo noong 2010, talagang nanalo. Bakit ba nagkaroon ng ganung pagkakataon? Circumstantial lang nangyari. Namatay ang kanyang nanay, nakuha ang simpati ng mga Pilipino, instead na si Marrojas ang akala natin tatakbo sa pagkapangulo, siya ay bumaba at itong si Aquino ang isinulong bilang standard bearer ng Liberal Party at nanalo. Yan ang maikling kasaysayan mula noong 1992 hanggang sa kasalukuyan kung saan ang mga nananalo sa pagkapangulo, sila po yung mga dehado sa mga unang taon ng current administration during that time. Kaya ang mahalaga ma-establish ng mga kakandidato, mga naghahangad na kumandidato sa 2028 yung kanilang unang-una suporta mula sa tao. Ang pinaka-best na dapat gawin ng mga kakandidato kung ako magpapayo sa kanila is to perform well sa harapan ng publiko. Kasi ang tamang basihan lamang yung laging sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. The best politics is performance. Wala kang gagawin kung hindi mag-perform lamang ng maayos. And your actions, your good deeds sa iyong mga constituents ang magsasabi sa kanila para iboto ka. Yan ay nakikita natin ngayon. Kanino? Kay Speaker Martin Romualdez. Kay Secretary Guibo Chudoro. Para sa mga Tulfo natics, nakikita nilang nagtatrabaho. Ito pong si Senator Rapi Tulfo. At syempre, in fairness din naman dito kay Sara Duterte, para sa mga DDS at DD sheets, nagtatrabaho rin siya sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente at Department of Education Secretary. Pero majority of us, especially kayong mga manonood dito sa ating programa, hindi natin nakikita ang ganong pagtatrabaho kay Vice President Sara Duterte. Maagang pamumulitika at pakikialam sa trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno ang nakikita natin, yet yung kanyang sariling departamentong pinamumunuan ay napaka inepektibo,
ang kanyang pagpapatupad ng mga proseso at alituntunin sa Department of Education ay hindi po natin nakikita na nagiging na nagre-resulta sa resolusyon o solusyon ng mga problema sa kagawaran ng edukasyon. O kayo na lamang po ang pumili. Sa after all, sa huli, boto po natin ang mananaig, hindi po ang panawagan ng mga iboboto natin. Tayo ang masusunod sa pagboto. But sa akin, harap-harapan kong sasabihin sa inyo, I will never vote Sara Duterte for president. I'll rather vote Senator Robby Tulfo kapag wala pong ibang option para pagbotohan. Pero definitely meron pong magiging option diyan. Saka ito, isipin nyo rin ito. Speaker Martin Romualdez and Erwin Tulfo, which is nagna-number one ngayon sa senatorial survey, sanggang dikit. Ano? Sanggang dikit. Itong si Senator Robby Tulfo at itong si Erwin Tulfo at saka si Speaker Martin Romualdez. Si Erwin Tulfo at Robby Tulfo bilang magkapatid, napakaganda ng relasyon. Magkasundo yung dalawa na yan. Ano, tatlo nga sila eh. Yung kuya lang naman nila ang hindi nila makasundo masyado eh, si Ramon Tulfo eh. Kaya tingin ko, baka mag-usap pa nga yung dalawa na yan. Si Erwin Tulfo at saka si Robby Tulfo. O Tol din kasi tawagan nila eh. Ano? Ano ba ang best? Tatakbo ka sa pagkapangulo o magpaparaya ka? Ikaw vice-presidente o ikaw ang kalawang pangulo? Tapos kakausapin din itong si Erwin Tulfo, itong si Speaker Martin Romualdez, pangulo o ikalawang pangulo. Kaya yung tandem na Tulfo-Romualdez o Romualdez-Tulfo, mas malakas po ito kaysa doon sa Tulfo-Gibo o kaya Gibo saka Romualdez. Bakit mga tol? Meron kasing mamamagitan between Tulfo and Romualdez. Kay Gibo, saka Tulfo, parang wala ako nakikitang mamamagitan eh. Kay Romualdez, saka kay Gibo, parang wala din ako nakikitang mamamagitan. Except, syempre, si Pangulong Bongbong Marcos. Sa huli mga tol, bago tayo magtapos sa live streaming na ito, kung sino ang isusulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente, eh siya po ang aking iboboto. Huwag lamang si Sara Duterte. Kahit isulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang kandidatura ni Sara Duterte, never po akong boboto kay Sara Duterte. Maraming salamat sa inyo mga tol.